pinaling kami. Bye-bye. Teka lang, bakit? Ano po naman, Doraemon? Nagbuhan na naman ako katawa-tawa sa kanila. Nako, nakakainis ka talaga. Nako! Huwag ka nga magreklamo dyan. Ako naman ang nagtrabaho sa lahat na dito, ah. Kahit sa... Wala kasi ang mga ginagawa mo. Hindi, no. Kasalanan to ng gamit ko. Hindi ko kasalanan. Hindi ko kasalanan. Wala Bahala ka ngayon! Punta! Ang lamig naman! Grabe talaga yun si Mami! Paano niya nagawang utusan ako sa ganitong kalamig na panahon? Wow, ang init naman! Naku po! Nagutaw kay Mami, nag-aspos ko yung pera! Ilabas mo yun! Ibalik ko sa akin ang pera! Pero imposibleng maibalik sa akin yun! Mali yung ginawa ko! Ano sasabihin ko kay Mami? Nahulog ko yung pera, merong kumuha sa pera, binigay ko yung pera. Siguradong hingin sa akin yung pera. Paano yan ngayon? Doraemon! Ha? Nandito ka na pala! Teka, anong ginagawa mo? Naisip ko ibenta yung mga hobby mong buko. Andami ko kasi nabili. Hindi kasi ito pwedeng basta nalang itago. Masisira kasi. Ito ang makinang bumibili at nagbebenta. Makakabili ako ng kahit anong mula rito. Ha? Merong lumalapas na pera? Makakabenta ka dyan ng kahit anong bagay. Yan ang tinatawag na buy and sell machine. O kaya naman, pwede rin vice versa. Itong kape na to, pwede mo ba itong ibenta dyan? Nagamit ko kasi yung perang pamalengke ko eh. Ganun ba? Ba't hindi mo subukan? Eto, ibibenta ko na! Wow! Bumalik yung 100 yen! Ang galing ng machine na yan! Sige, alis muna ako! Eto na po, Mami! Mabuti naman! Hindi ba kayo bumilip sa akin? Ang galing ko, hindi ba? Oo na, magaling ka na! Ayos! Mapapakinabangan ko yun! Oo nga, mabibenta ko yung mga gamit ko na hindi na mahalaga! Ah, bakit? Ano yun, Nobita? Pwede rin ba ako magbenta ng sarili kong gamit, ha? Oo naman, pero ibabase ang presyo nun. Depende sa kalidad ng ibinebenta mo. Ganun ba? Sige, ito na lang comics book na to. Ilang beses ko na to nabasa eh. Nga, ang dumi naman yan. Pag binenta ko to, may lalabas na pera. Tapos gagamitin ko yung pambili ng bagong comics. At kapag nabasa ko na yun, ibibenta ko ulit. Kahit ilang beses ako magbenta. Gagana kaya yun? Baka hindi. Sa palagay ko, gagana ng ganun. Bakit ganyan? Bakit 10 yan lang? Paano naman kasi puno ng alikabok yung binenta mong comic book. Pagkatapos, kusot-kusot ang karamihan sa mga page nun. Dibali, marami pa naman akong libro dito na hindi ko na kailangan. Yan! 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 Ang saya! Kumita ako ng 360 yen! Sige, salamat! Ayos, sa wakas! Matagal ko lang gustong bilhin to! Tingnan mo! Sino ba ito? Ang galing siya sa bookstore! Heto patingin na naman yan! Patingin! Patingin! Ayoko, hindi pwede! Huh? Marumi kasi ang kamay mo eh! Tignan mo! Magugas ka muna! Hindi naman marumi ang kamay ko, Nobita eh! Kailangan lagyan ng cover! Alam mo, napansin ko lang, para masyado ka yatang excited sa bagong libro na yan! O yan! Pwede na itong basahin! Halika, magbasa ka na! Oh, baka makusot! Yung laway mo ah! Teka, yung hininga mo! Nakakatawa talaga! Tumatansig yung laway mo, Doraemon! Yabag mo naman! Nakakatawa talaga! Ang ganda ng kwento!
Ngayon naman. Yan. Ibenta mo yan. Mas gano'n kaya maukuha kong pera doon? Wow! 360 yen! Ang galing! Bumalik lang yung pera ko! Ang galing naman! Saya-saya! O sige, salamat! Nakabili ulit ako ng bagong comic book! Ah! Tingnan mo si Nabuitan! Galing na naman sa bookstore! At may dali na naman siyang comics! Hoy, Nabuita! Kayo pala tamulan! Alam mo, Nabuita, parang ako talaga sira! Ba't dalawang beses ka akong bumili ng comics sa isang araw, ha? Ah, yun ba? Ewan ko, pero sa palagay ko, sa loob ng araw na to, mababasa ko ang lahat ng comic book na gusto ko. Tulad nito. Mabuti kung ganun. Ipayaran mo muna sa amin to kahit sandali. Teka, sandali lang. Huwag ka madamot. Ipayaran mo sa amin. Ayun, ako kasi. Ayaw mo kasi magpayaran. Ayun na. Ang sama naman niya. Tita? Anong problema? Wala naman. Bakit si Shuka? Eh kasi Nabita, gusto ko nang kunin yung libro na pinahiram ko sa'yo dati. Kailangan ko na kasi eh. Yung pinahiram mo? Nalagay ko yun sa makina! Sa makina? Huwag mong sabihin na nawala mo yun! Hindi! Hindi ko nawala! Ibabalik ko yun agad! Importante ang libro ngayon! Oo, alam ko yun! Magkita tayo mamaya! Manabita! Anong gagawin ko ngayon? Tulungan mo ako, Doraemon! Tulungan mo ako! Sandali, sa tingin ko pwede mo pa yung makuha uli. Talaga? Pwede ba? Pero makukuha mo yun kung babayaran mo yun ng mga 10 beses ang halaga ng binenta mo. Ano? Ang laki! 10 beses ang halaga? Nung binenta mo yung libro ni Shishuka, magkano ba yung halaga nun? Medyo mahal yun. Bago pa kasi ang librong yun eh. Mga 260 yen yata. 260 yen times 10 is equal to 2,600 yen. Yun ang kailangan mong bayaran. Masyado malaki yun. Saan ako kukuha ng ganong kalaking halaga? Gumawa tayo ng paraan. Yan, subukan natin niya sirang libro. Nakuha niya lang. Paano na to ngayon? Wala na talaga akong pag-asa. Bakit naman kasi ako ganito? Bakit wala akong kwenta? Malas pa! Ano ka ba? Tumigil ka nga. Alam ko na. Sandali lang, ha? Ayun, nakita ko na siya. Mga lumang dyaryo at magazine to. Ito na lang ang ibebenta natin. Pero sa tingin mo ba, sapat na ang mga yan? Hindi ko alam, pero wala namang masama kung susubukan natin, hindi ba? Ano to? Ba't nagbabasa ng ganito si Daddy? Wala na tayong panahon! Ang laki! 3,000 yen! 3,013 yen ang kinita natin! Hindi ako makapaniwala! Ang laki ng kinita natin! Ang galing! So, paano nangyari yun? Pasensya ka na kung ngayon ko lang naisolito. Ito na ang libro mo. Ayos! Nagawa ko na naman makalusot! Ano naman yung binubulong mo? Wala! Huwag mo akong pansinin! Bahala ka na nga! Bakit wala yung Rito? Nandito lang yun ah. Ano bang hinahanap mo dyan, Daddy? Ha? Nakita mo ba yung magazine dito, ha? Anong magazine? Wala. Hindi yun importante. Halina kayo, magmeryenda na tayo. Opo! Wow, happy ang mundo! Nakakapagtaka. Mga lumang dyaryo at magazine lang naman yun ah. Bakit ganun kalaki? Sa magazine na yun, doon ko inipit yung ipong kong 3,000. Nasaan na kaya yun? Daddy, may problema ka ba? Ha? Wala yun. Wala akong problema. Masyadong malamig ang panahon ngayon, kaya hanggat maaari, huwag kayo magtagal dito sa loob ng classroom. Lumabas na agad kayo at doon na kayo maglaro, ha?
Naintindihan ba ninyo? Uy, dumito! Sumubay ito rin sa amin! Nagmamadali ako eh. Sige lang! Ay, naku po! Pambira naman, parang ang bilis naman yata ang tumakbo ngayon ni Nobito. Mukhang natakasanan niya tayo, ah. Sineo, ang mabuti ba siguro pumunta tayo sa Bantaron? Tara! Sige, Damulag! Seryoso talaga si Damulag at Suneo na mag-practice ng baseball ngayon? Ayoko nga sumama, ang lamig-lamig ng panahon eh. Mas maganda yata nasa loob ka lang ng bahay at nagbabasa ng comics. Sige pa, salamat po! Narito na ako! Narito na ako, Doraemon! Kumusta? Mabuti naman, Nobita! May assignment ka ba? Wala! Oh? Nobita, kung wala kang assignment at wala kang gagawin ngayon, mabuti pa! Maglaro na lang tayo sa labas. Ano sa tingin mo? Ang lamig-lamig eh! Ay, naku, Nobita! Hanggang ngayon, yan pa rin na sinasabi mo! Huh? Ano kaya? Oh? Oo nga pala, taglamig na nga pala ngayon. Ayos-ayos, ang galing naman ito. Tama lang ang ganun-galaw sa ganitong panahon. Raymond, ano ba yan? Ano yung hawak mo na yan, ha? Ayun ba? Oo! Ito ang lipstick! Yan ba yung ginamit mo para umislide ka sa sahig? Oo? Naku, hindi! Alam mo, Nobita, kayang kontrolin ang bagay nito ang direksyon ng gravity! Direksyon ng gravity? Maaari nitong baguhin na kinatatayuan mo, Nobita! Pwedeng tumagilid ang posisyon mo nang hindi magagalaw ang nasa paligid! Gagawa ito ng gravity field nang hindi naapektuhan ang totoong gravity natin! Naintindihan mo ba? Mukhang hindi mo naintindihan, ha? Pambihira. Sige, papaliwanag ko na lang sa'yo, Nobita. Pag nasa ski slope ka, hindi mo na kailangan ng lift. Kaya nitong palitan ng slope, pwede maging pababa ito kahit pataas ang daan. Ano, Nobita? Naintindihan mo na ba? Kasi... Oh? Ibig sabihin, hindi mo pa rin pala naintindihan? Mabuti pa, subukan mo na lang. Heto, Nobita, hawakan mo itong nasa bandang taas na parte ng stick. Medyo itulak mo paabante, tapos pindutin mo yung nasa taas na yan. O, ano, Nobita, naintindihan mo na ba ako? Oo, nakuha ko na rin. Sandali, Doraemon, bakit di ka dumudulas? Paano kasi gumagana lang naman ang stick na yan sa taong pumindot ng buton? Siya lang ang makakaramdam ng epekto nito na parang tumagilid ang lugar na kinatatayuan niya. Ganun lang yun. Ganun ba? Ayos. Ibalik mo na sa dati. Bumalik sa dati. Wow, ang galing talaga ng bagay na to, Doraemon. Hiramin ko muna, ha? Teka, Nobita! Sa ski slope mo lang pwede gamitin ang stick na yan! Naku, malis na siya. Hindi naman siya makakapaglaro na maayos kung gagamitin niya yun. Alam ko naman eh, siguradong gagamitin niya yun sa kalokohan. Kahit wala namang slope ang daan, magagamit ko rin naman to. Uy, Nobita! Bulag! Nakita mo ba yun? Ang bilis-bilis tumakbo ni Nobita! Nakita mo ba? Oo nga! Napasigurisyon na iyo! Ang galing! Ang bilis talaga tumakbo pagpababa! Dead-end na pala dito! Hoy! Kayong dalawa! Damulag si Neo! Bilisan niyo! Abulin niyo ako! Humanto ako! Hindi naman ako papayag na mahuli niyo ako! Sige, dyan na kayo! Paalam! Wow! Sarap-sarap talaga ng pagkaramdam pa ganito! Hello! Aba! Nobita! Naku, lagot na sumapit yung stick! Paano ako titigil na ito? Anong gagawin ko? Tulungan niyo ako! Ah!
Tumigil din ako. Kailangan maibalik ko sa dati yung stick. Kailangan kong akyatin to kahit medyo matarik. Nakakainis. Talagang ayaw na ayaw kong umakyat sa ganito. Hoy, Nobita! Ano na naman ba yung ginagawa mo, Nobita? Hindi magandang tingnan na gumagapang ka sa edad mong yan. Pwede ba? Tumigil ka na nga. Elementary student ka na, kaya kumilos ka ng naayos sa edad mo. Itigil mo na yung kalalaro mong yan. Maglakad ka na maayos, yung merong sigla. At kahit ang pagtakbo, dapat maayos din. Ano pang ginagawa mo? Sige, tumayo ka na. Yan, ganyan nga, Nobita. Dapat masigla ka, ha? Teka, bakit para yata patras ang takbo ng batang yon, ha? Ano kaya yung dumaan na yun? Ha? Wala yun? Ay, salamat naman. Tumigil na rin ako sa paggulong ko. Mabuti na lang pala palikuan na to. Kailangan kong bilisan para mapindot ko na yung stick. Oh, aba? Sa palagay ko mukhang nakakabali yata ang bagay na to dito sa daanan. Ang mabuti pa, alisin ko na lang. Bakit kaya ang hirap alisin ito? Nahulog ako! Nasaan na kaya si Nobita? Bakit hanggang ngayon wala pa rin siya? Tama! Ang lalim ng babagsakan ko. Ayoko na tumingin dun sa baba. Nahilo ako. Kailangan ipikit ko ang mga mata ko. Ay, ano ba yan? Hindi ko talaga matanggal. Konti na lang. Kaya ko to. Sige, isa pa. Tutubukan ko. Nagawa ko rin! Bastos-bastos mo talaga, Nobita! Hindi ko na makita si Nobita. Ay! Ang hirap naman talagang tanggal yan. Nobita, ituro mo sa akin kung nasan yung stick! Doon ko naiiwan sa taas, Doraemon! Ano, sa taas? Oo, sa bandaron! Napapagod na ang braso ko, Doraemon! Bakit ganyan ka maglakad? Nobita, bumalik na sa normal na lahat, hindi ba? Oo nga, alam ko yun, Doraemon. Kaya lang, pagod na talaga ang braso ko at mga paa ko, kaya ganito na ang ginagawa ko ngayon. Ganun ba? Isa pa, baka kasi pag tumayo ko, mahulog na naman ako ulit. Natatakot na ako! Ganun ba? Kaya lang, Nobita, hindi ka naman pwedeng umuwi sa bahay ninyo na ganyan ang itsura mo, hindi ba? Alam ko na, dapat pababa ang daan para mapabilis ang paglalakad mo. Nasaan na ba yung stick? Heto na! Nakabawa, napindot ko yung stick! Lagot ako! Paano ako nito ito? Ano bang gagawin ko, Nobita? Nakakapagtaka naman, bakit kaya hindi na ako naulog?
ang galing, hindi ba? Ginawa yan ang pisa ko para sa akin. Magawa kasi siya ng mga laro ng remote control eh. Ang galing naman. Ganda. Ah! Astig talaga, no? Para yun lang, bilib na sila. Pag hiniram mo yung laruan, siguradong hindi niya ipapairam yun. Ah? Ah? Ano kaya yun? Ha! Ah, nakatayo yung aso! Ay, naku ba! Bakit na kaya ako sinusundan? Ay, hindi ito maganda! Driver! 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 Pambihira, nakakatakot naman yun. Bakit kaya ganun ang asong yun? Ay, ah! Hindi kaya nagmumulto yun. Ako naman eh! Magaling, salamat. Ang galing naman. Oh, eto na nga pala yung pinangako ko sa'yo. Ah! Doraemon, teka, ano ba yung aso na yun? Ayun ba, meron lang ako inuto sa kanya, Nobita. Ah, ganun ba? Pero bakit parang taong naglalakad ang aso? Dahil dito sa ginamit ko. Ito ang bagay na kokontrol at magpapagalaw sa lahat. Ano naman yan? Ah, basta, alam mo, Nobita, medyo mahirap kasi kung ipapaliwanag ko pa sa'yo isa-isa kung anong bagay nito. Para madali isa itong remote control. Magagawa nitong kontrolin ang lahat ng merong buhay. Doraemon, kung ganun pala, remote control yan ng mga merong buhay, pwede ba natin subukan yan? Oo, sige. Saan kaya natin pwede subukan to? Tama, alam ko na. Naisip mo ba ang naisip ko, ha? Nakawag! Huwag mong gagamitin niya kay Mami! Mami? O yun na! Nagira ka talaga, Nobita! Turuan mo na ako ngayon kung paano gamitin yan! O sige na nga, kapag pinihit mo ang pihitang ito pataas, tataas din ang kanang kamay niya. At ito naman, sa kabilang kamay. Wow! Pasubok naman ako! Paano naman kung gusto ko siyang patayuin? Kung patatayuin mo, itayo mo rin yung pihitan. Oo nga! Tumayo nga si Mami! Paano naman kung gusto kong palakarin? Kung gusto mong palakarin, pagpalit-palitin mo lang yung galaw ng kanan at kaliwang pihitan. Pagpapalit-palitin ko lang ang galaw neto. O sige, yung kanang paa muna. Tapos yung kaliwa naman, baba, pagkatapos, taas. Ang sakit no na! Aray! Mami, ayos lang kayo. May ginawa na naman kayong kalokohan. Teka, sandali lang. Ano ba nangyari sa'yo? Makinigay sa akin, Doraemon, Nobita! Susunod, palilipalik ko siya ng mataas! Wow! Galing din ah! Suneo, may bago ko na naman laruan! Pairam ako niyan, ha? Pero... Ha? Bakit? Anong problema, Suneo? Hiniram ko naman ito sa'yo na maayos, ha? Bakit ayaw mo ba akong pairamin, ha? Hindi naman sa ganun damulat. Ipapairam ko sa'yo, pero sandali lang, ha? Tumahimik ka nga! Gagamitin ko ang laruan mong ito hanggat kailan ko gusto! May reklamo ka ba? Wala. Kahit anong pakiusap ang gawin ko kay Damula, kinuwi niya pa rin. Paano ko ba yung makukuha sa kanya? Ang sama talaga kaya ng ugali ng Damulag na yun. Gusto mong gamitin yung pintuan ng kahit saan? Parang awa niyo na, gawa niyo naman ang paraan. Alam ko na! Siya na lang ang paraan! Ha? Isang pusa? Oo, tama. Kaya lang. Ano sinabi niya, Doraemon? Kailangan meron kayo ibigay sa kanya para tulungan niya tayo. Sige, kumilos ka na! Paano yan? Hindi ko na siya makita. Walang problema. Makikita mo rito ang bawat galaw niya. Ah, paparating si Shizuka. Hi, sexy! Kumusta? Tingnan nyo, gulat na gulat si Shizuka. Ayos! Sandali, nandiyan na! Bakit walang tao? Pero parang may nag-doorbell ah! Ha? Ay, nalaruan ko! Pakuha mo, Lumita! Ako nang bahala! Oh! Ay, walang ito ni Damulag!
Huwag ka mag-alala, sunyayo akong bahala. Galingan mo, ah! Oo, sige. Sige, kayo na, Lupita. Hoy, ikaw, pusa! Ano ba sa mga kunin na nakawa ko rin ha? Pakeshi, bakit ang gulo-gulo rito? Oh, eh, kasi mama! Sabihin mo, bakit nakalat ang mga yan, ha? Hey, ang galing-galing naman! Tagumpay ang mission natin! Ang galing mo! Oh, ito yung pinangako ko sa'yo. Sa tingin ko, mukhang wala namang nasira, eh. Tignan mo, kaya sa manalipad, diba? Pwede ko subukan? Hihiramin mo? Sige na naman, Suneo. Kahit sandali lang, ibabalik ko agad. Sige, basta sandali lang, ha? Wow, ang galing pala na ito! Okay na, Nobita. Akin na, ibalik mo na. Naku, nagot! Ano nangyayari? Ayan, sabi na eh. Sinira ko. Tumulag! Oh, oh, bakit? Ano ba nangyari sa'yo, Suneo? Sinira ni Nobita yung laruan. Ano? Siguro siya rin na nagutos mo sa pusa na kunin yun. Mukhang galit na galit silang dalawa sa akin. Sigurado may hirapan tayong umuwi. Nobita! Kayo po pala, teacher. Oh, nagawa mo na ba yung mga assignments mo? Tama. Nobita, wala na tayong problema. Oo nga pala, meron tayo na ito. Nakakainis talaga yung si Nobita. Lagot siya sa akin kapag nakita ko siya. Magpapayari niyo siya sa pagsiraan niya sa laruan ko. Oh, ah! Si Nobita! Oh, si teacher yun na! Hello, teacher! Kasama niya si Nobita. Nakakainis! Ibalik mo yung mga kagol! Hoy, Nobita! Ano ka ba? Ang galing ko! Sinasabi ko lang kung anong totoo, Nobita! Hindi mo maintindihan, Daddy! Ikaw dyan ang hindi nakakaintindi! Oh, sige! Hindi talaga tayo magkakaintindihan, Daddy! Napakakuripot niya talaga! Nakiusap akong taasan niya ang allowance ko, pero alam mo ang sinabi niya? Bawasan ko raw ang pagiging gastador ko! Nakakainis! Palibasa, hindi niya ako naiintindihan! Ayoko na tumira sa bahay na ito. Alis na ako rito. Wala na makakapigil sa akin kahit sino. Oh? Alis na ako, Doraemon. Sige, babay. Ingat ka. Nagbabay ka pa sa akin, Doraemon. Parang gusto mo rin ako umalis. Bahala kayo. Hindi na ako babalik. Paalam. Ay. Sa palagay ko, mas mabuti na rin makaranas ng hirap si Nobita. Pero kapag kinailangan niya ang tulong ko, darating agad ako. Wala naman talagang dahilan para maglayas ako eh. San kaya ako titira? Paano ako mabubuhay? Umuulan! Naku naman! Basang-basa na tuloy ako! Ano na kayang gagawin ko ngayon? Ay! Kung gusto mo nang matutuluyan, welcome na welcome ka dito sa hotel na ito. Hi, salamat. Hotel ito? Nako, hindi po ako! Tama na, hayaan mo muna ako magsalita, ha? Totoong marumi at lumang itsura na itong hotel na ito, pero pinagmamalaki ko na matibay ito. Sa katunayan, isa itong traditional hotel na itinayo pa noong Edo period pa. Pero ako po ay... Kung gano'n ay nag-iisa ka lang palang bata ka. Elementary ka pala, pero malakas na ang loob mong umalis na mag-isa. Tayo na sa special room sa fourth floor, ha? Ayun ang elevator. Ay, pasensya ka na. Ay, si Ryan sa ngayon. Kaya hagdanan na muna ang gagamitin natin, iho, ha? Heto na ang silid mo, iho. Ito yung special room? Sana'y mag-enjoy ka sa pananatili mo dito sa loob ng hotel, ha? Medyo
medyo masikip at luma na ang kwartong ito. Pero kung iisipin, wala dito ang parents kong hindi nakakaintindi. Wala rin dito maingay na si Doraemon. Mula ngayon, kaharian ko na ito. Sa wakas, magagawa ko na rin lahat ng gusto kong gawin. At ang una kong gagawin... Teka, ano nga ba? Ay! Sa ngayon, wala pa akong maisip gawin. Pero nandito na rin lang ako sa hotel. Ang mabuti pa, susubukan kong gamitin ang western-style bathtub nila. Ba't ganun? Wala. Excuse me po. Excuse me po. Ano yun, ha? Ano yun? Wala po kasing lumalabas na tubig dun sa bathtub eh. Eh, bathtub ba yung problema mo? Iyo. Ganito, paglabas mo, kumanang ka. Lakad ka ng 100 meters, makikita mo ang public bath, okay? Naku, kumukuluan siyan ko. Oo nga pala, hindi ako nakapagtanghalian kanina. Ano? Gusto mo ng pagkain ka mo? Opo. Ah, merong ramen house na malapit dito at masarap ang ramen nila. Teka, order ako. Magpapadeliver kayo? Si Mr. Sato ito. Ay, naputulan nga pala kaming telepono ngayon. Sandali lang ha. Ako na lang o-order para sa'yo. Ito na po ang order niyo. 400 yen po ito, sir. Ha? Ano ka mo? Wala kang pera, bata ka? Tumuloy ka dito nang wala ka man lang ka pera-pera. Kaya lang ako nandito kasi pinilit niyo ako, hindi ba? Oo nga pala, pasensya na ha. Teka, sino ang magbabayad sa akin? Meron pa bang iba, di ako. Magkano ba yan? 400 yen. Ah, 400 yen! Ah, napakabahal na ba yata yan? Kala ba? Sabihin mo sa mayari, bigyan niya ako ng discount sa susunod, ha? Okay! Pasensya na po talaga kayo. Okay lang yung bata. Kasalanan ko rin naman eh. Hindi ko muna siniguro kung may pambayad ka nga. Humihingi pa rin ako ng paumanin. Binigyan ko pa kayo ng problema. Tama! Mabuti pa, kunin niyo na lang akong empleyado rito. Empleyado? Eh, wala namang trabaho rito ah. Isa pa, wala ko ipapasweldo sa'yo, bata. Po, pero bakit po? Anong bakit? Nakita mo namang wala ang customer, di ba? Pero bakit po walang customer? Ay, nako, kainin mo na nga yung ramen mo. Oo po, salamat po. Gaya ng nakita mo, luma at marami ng sira ang building na ito. Kulang din sa maintenance ang mga silid. Kung ganun, bakit hindi nyo po pagandahin? Magpapintura kayo, tsaka iparepair ang mga sira. Gusto ko rin sanang gawin yun, iho. Kaya lang, nagastos ako ng maraming pera para doon. Sa bagay, totoo yun. Nagkapatong-patong kasi ang bayarin ko sa gas, sa tubig, kuryente at telepono. Kaya ako naputulan ngayon. Nakakakain nga lang ako dahil sa mga part-time job ko eh. Heto po, kumain po kayo. Hindi, kainin mo na yan. Pero kayo naman ang nagbayad yan, di ba? Sa bagay, ha? Salamat, ha? Kawawa naman kayo. Sige na po, hayaan niyo pong tulungan ko kayo, kahit na walang bayad. Eh, kung ganun eh, sige, dahil mapilit ka eh, magdala ka na lang ng customer dito, kahit isa lang. Okay, sige po. Maghahanap ako ng customer sa labas. Welcome po kayo dito sa Hotel Chizuri. Boy, samahan mo nga si sir sa special room doon sa second floor para makapagpahinga na siya. Dalian mo. Opo. Ito na po ang special room. Ang dumi at sira-sira pa. Pasensya na po kayo, sir. Ikaw ba yan, Doraemon? Sabi ko na nga ba, ikaw ang gumawa ng Doraemon eh! Anong ginawa mo? Eto, ginamit ko tumatawag ng customer na Kamkam Cat at a solid movie ng room travel machine. Ang galing mo talaga! Ano yun? Totoo po yun. Maraming salamat po. Opo, 4,000 yen po ang rate ng isang gabing pamamalagi dito. Sige po, ha? Sulat nyo na po dito ang buong pangalan nyo at address, ha? Pagpasensya nyo na at nasira rin. Ang galing naman! Napakaraming dumating na customer! Kung gano'n, ikaw pala ang dahilan kaya maraming dumating na customer dito, ha? Mula sa kaibuturan na aking puso, nagpapasalamat ako sa'yo, bata. Wala ka naman po. Masaya ako makatulong. Pero ngayon pala magsisimula ang problema. Ha? Boy, halika agad.
Eh, bakit ganito? Walang tumutulong tubig dito sa gripo. Paano ako maliligo niyan? Naku, pasensya na po talaga. Sandali lang po. Aboy, sandali. Po. Pakidalan mo ako rito ng makakain, ha? Makakain po. Sige po, sandali lang. Ha? Kung ganun, dun sa public bath at sa Robin House na lang siguro, ha? Teka, sandali lang po. Ito ang Sonaro Tablets! Kapag ininom nila to, mararamdaman nila parang totoong naliligo sila sa bathtub o kaya kumakain sila. Kailangan ko lulukin ito. Apo! Eh, sige, lulunukin ko. Ah, salamat naman, tumutulo na gripo ngayon. Mas mabuti siguro nagdala doon tayo ng ramen kaysa sa mga platong walang laman, iho. Huwag po kayo mag-alala, akong bahala, magtiwala lang po kayo sa akin. Bago kayo kumain, inumin niyo muna ito. Bakit? Ano ba yan? Para lalo po kayong ganahan sa pagkain. Ganun ba? Ah. Wow, mukhang masarap ang mga pagkain. Ano naman ang masasabi niyo sa lasa? Masarap, napakasarap. Isang tasang walang laman para sa room number 3. Lumang dyaryo sa room 11. Pwede ba huwag niyo yung pagsigawan? Maraming salamat talaga at nakontento ang lahat ng tumuloy dito sa Hotel Chusuri, ha? At yun ay dahil sa'yo. Maraming salamat talaga. Wala ka naman po, pero sana makapaghanda na po kayo ng totoong pagkain at mapaganda nyo na po ang hotel na ito. Aba, syempre naman. Mas nadagdagan ko pa ang pagsisipag ko sa trabaho, ha? Pero, kapag ganitong busy ako dito sa hotel, naiisip kong sana umuwi na siya. Sinong tinutukoy nyo? Ay, yung anak ko, ayaw niya kasi ng negosyong to, kaya naglaya siya. Kalahating taon na nakakaraan, pero hindi pa rin siya bumabalik dito. Naglayas siya? Pinabayaan kayo mag-isa? Napakawalang hiya niya! Naglayas? Oo nga pala, ganun din ako. Maraming salamat po sa pag-welcome niyo sa akin. Pero sa tingin ko, oras na para umuwi ako. Mabuti naman kung ganun. Siguradong matutuwa ang mga magulang mo kapag nakita ka bata. Tayo na? Sige! Tingnan mo, mukhang may nahila na namang isang customer si Cam Cam Cat. Teka, dito ako nakatira ha. Kung sa akong dinala ng mga paa ko, okay lang, matagal ko na rin namang binabalak na umuwi. Nagbalik na ako! Anak? Anak, ikaw ba yan ha? Pambihira ka. Saan ka ba nagpunta, ha? Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo, ha? Hindi pa malang inisip ang nararamdaman ko at basta ka talagang matang walang paalam. Masaya ako ngayon at nagbalik ka na rin sa wakas, anak. Papa. Nabita, kumusta naman ang paglalayas mo na kalahating araw? Huwag ka na nga magtanong. Basta pagdating ko sa bahay, magsusorry agad ako kay Daddy. Maraming salamat po at bumalik na rin sa wakas ang aking anak. Sana po simula ngayon ay palagi niyong bigyan ng customer ang Hotel Chusuri, ha? Yun po ang munti kahilingan namin mag-ama. Salamat po. Anak! Bilisan mo ang pagtakbo! Maaw tayo sa ginagawa mo eh! Out! Umanda na kayo! Okay! Balikin mo! Please! Tertes, bilis ang bago! Ayun sa Tertes! Nabulan dito! Ayos! Yay! Napakapangit ang laro natin ngayon! Kaya magkakaroon tayo ng special training! Magpa-practice tayo hanggang sa paglubog ng araw! Seryoso ka ba dyan? Pagod na ako! Ay, nako! Ako nga rin, pagod na eh! Teka, magpabanyo muna ako! Dibito! Nagod ka sa akin kapag tumakas ko! Huwag ka mag-alala, babalik ako agad! Ate Raymond! Tulungan mo ako!
Nabita, huwag ka nga maingay! Tulong na, Raymond! Napakaganda ng buwan. Ha? Anong napakaganda ng buwan? Anong pinagsasabi mo dyan? Tanghali pala ngayon! Ha! Bigla ako naisip na pagmasda ng buwan ngayong tanghali. Kaya ginamit ko to. Ang Time Difference Clock! Ngayon, ibabalik ko na sa dating oras ng Japan. Ha? Biglang lumiwanag? Ano nangyari? Hindi mo alam ang time difference? Hindi nga eh. Ang isang buong pag-ikot ng Earth ay 24 hours sa tinatawag na rotation. Bukod sa pag-ikot ng Earth sa axis nito, umiikot din to sa araw. Yun ang tinatawag na revolution. Yun ang dahilan kaya nagkakaiba ang araw at gabi sa mga lugar. Kung alas 3 ng hapon sa Japan, ang oras sa New York na siyang nasa likuran ay alas 12 na madaling araw. Ito ang sistema ng mundo at ang pagkakaiba sa oras sa mga lugar ay tinatawag na time difference. Sa pamamagitan ng time difference clock na to, magagawa nitong baguhin ang oras, Nobita. Ang galing naman na ito! Nakakatuwa! Pera muna ako, ha! Sandali lang, Nobita! Naku, baka gamitin na naman niya yung sa kalokohan. Ayos! Makakalusot na ako! Gagamitin ko to para matapos agad ang special training namin ngayon ni Damulag! Ready! Second base! Oh, sige na! Oh, sige! Oh, ito na ang kasunod! Ay! Nakakagod na ako! Ang tagal mo naman, bilis! Doon ka sa defense position! Oh, sige, sige, sige! Tawawa naman si Damulag. Wala man lang siyang kaalam-alam sa gagawin ko ngayon. Teka, saan lugar ko kaya to itatapat? Tama, doon na lang sa bansang Hawaii. Sunset doon ngayon. Nabita, pwesto na! Huwag kang tumanga dyan! Uy! Yay! Ay, ay, Hindi maaari! Hindi pa tapos ang practice natin! Hanggang paglubog ng araw lang ang usapan, ha? Sige! Dismiss na tayo ngayon! Ang alam ko, tatlong oras pa bago lumubog ang araw, ha? Nakapagtataka! Ang galing-galing mo talaga mag-drawing, Shuka! Maraming salamat! Halika rito! Maganda ang view rito! Tingnan mo! Alam ko, kaya lang naiguhit ko na yan dati eh. Doon na lang tayo. Gusto kong iguhit kasi ang punong yon. Oh, sige. Ang saya ko! Hindi ako magsasawa sa mahan si Shishuka. Ang ganda pa naman ng panahon. Alam ko na, pahabain ko pa ng konti ang oras. Ayan, tapos na. Halika na, Nobita. Umuwi na tayo. Ah? Pero maaga pa naman eh. Alas 3 pa lang, oh. Ah? Alas 3 pa lang? Nakakapagtaka. Bakit ganun? Alas 3 na nga ako nung nagsimula mag-drawing kanina. Uuwi na ako, Nobita. Kung ayaw mo, maiwan na kita. Sandali! Ang KJ mo naman. Ay, babalik ko na nga ulit sa normal ang oras. Ilang oras nga pala yung in-adjust ko kanina? Grabe! Ganito na pala katagal! Nobita? Oh, tapos na ang Iron Man Soldier! Ang ganda ng episode nila ngayon! Nakakainis! Nakalimutan ko! Nobita? Gabi na hindi mo pa nagagawa ang assignment mo! Saka ba galing? Alam mo bang oras na ng hapunan? Maliwanag pa kasi kanina sa labas eh! Oh, tingnan nyo! Oras na para maganda kayo ng hapunan! Aba, oo nga no! Nagkamali yata ako sa pagtingin ng oras! Teka, maghahanda na ako ng hapunan! Mami, bilisan nyo! Gutom na ako! Teka, talaga bang hindi pa tayo naghapunan kanina? Ngayon pa lang ang oras ng hapunan eh! Salamat sa hapunan! Papanoorin ko ng buong Iron Man Soldier! Hoy, Nobita! Hindi yan para sa mga taong tamad. Ibalik mo na sa akin ang time difference clock. Sorry na, huwag ka na magalit. Sandali na lang to. Nobita, hindi mo pa nagagawa assignment mo, hindi ba? Sige na, gawin mo na. Opo, pag-rest na ito, gagawin ko na kagad. Ang ganda talaga ng palabas na yun. Hindi ko kailangan magmadali. May time difference clock naman eh. Ibabalik ko na lang sa dating oras pag matutulog na ako. Thank you.
Natutulog na ako. Anak ko, hindi pwede to. Hindi ko pa nagagawa ang assignment ko. I-adjust ko muna ulit ang oras. Alam mo, parang napakabagal ng oras ngayon. Oo nga. Biruin mo, alas 8 pa lang. Ay, natapos din ako. Bakit pakiramdam ko na sobraan ako sa pagtulog? Alas 7 na. Ah, sa lamesa na pala siya nakatulog. Mukhang tinapos talaga niya ang assignment niya. Nakakatuwa naman. Oy, Nobita, gising na! Ah, ano oras na ba? Alas 7. Kapag hindi ka pa kumilos, malilate ka na. Ha? Alas 7? Naku, lagot! Sa New Delhi, nakalagay ang oras ng time difference. Ah! Lagot, lagot, lagot! Papa, sandali na lang, ha? Malapit ng maluto ang almusal. Daddy, Mami, may problema! Late po kasi na 3 oras sa lahat ng rilo sa loob ng bahay natin! Ha? Ay, kung 7 a.m. sa New Delhi, anong oras na dito sa atin ngayon? 10:30 po ng umaga! Natapos ko naman ang assignment ko na bihira mangyari! Doraemon, gamitin natin ulit ang time difference clock ko! Hindi pwede! Practical Mini Car Set! Nobita, ano bang ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita? Alam ko na, tinutusok mo ang mga bituin sa pamamagitan ng bamboo stick. Hindi, no? Meron ka bang lagnat? Pero parang wala naman eh. Siyempre, wala akong lagnat, no? Baka kasi ang pangit ng acting mo, kaya hindi ko mahulaan ang ginagawa mo. Hindi naman, oh. Eto, mukha ba akong kumukuha ng persimon? Ng persimon? Ah, ganun ba yun? Pero bakit ka naman nagpa-practice kumuha ng persimon, Nobita? Niyaya kasi ako ni Suneo. Alis kami ngayon para manguha ng persimon. Ayan na! Narito na sila! Oh, nananib ka ba? Oo, nangawit na nga ang paa ko. Kahihintay sa'yo eh. Teka, kasama pa si Damulag? Pasensya na, Nobita. Gusto rin kasi sumama ni Damulag sa amin eh. Kaya isinama ko siya sa lakad namin ngayon. Kapalit mo! Pasensya na, binakapalit mo. Kakain ako ng maraming persimon para sa'yo. Kakainis naman! Tara, alis na tayo! Bye-bye! Grabe naman ang mga yun. Nakakainis naman sila! Huwag ka nang umiyak, Nobita. Sila kasi! Hindi naman sa wala akong pakialam dyan sa lungkot na nararamdaman mo ngayon. Pero Nobita, wala namang kwenta pangunguha ng mga persimon. Mahalaga yun sa akin! Isa pa yung persimon tree natin, malapit na yung mamatay. At saka diba minsan gusto mong kumain nun? Oo nga pala, hindi ka ba nagugutom? Wala tayong persimon ngayon, pero meron tayong nakatagong ice cream sa ref. Ha, talaga? Bilis, kunin mo na, Doraemon! Ha? Hoy! Lagi ka na lang umaasa sa ibang tao! Ano sabi mo? Ikaw nga dyan eh! Para tayo mga easy bata kung mag-aaway! Oo nga, Nobita! Sige na! Natatawa na nga ako eh! Sige na nga! Talo talaga ako sa'yo, Nobita! Ang Practical Mini Car Set! Ano naman yan? Para sa ice cream to! Ang Freezing Truck! Wow! Kukunin ko na! Wag! Aray! Anong ginagawa mo? Huwag ka magmadali! Freezing truck to! Papunta pa lang siya ngayon sa kusina natin! At kukunin niya ang ice cream doon! Oh! O sige na, dali mo rito ngayon yung dalawang ice cream na nasa loob ng refrigerator namin sa kusina! Wow! Ang galing naman yan! Ano ka ba? Kung susundan mo yung truck, di ganun din yung Nobita! Kahit pa automatic pilot yan, pero pagdating sa hagdanan... Ang lakas na power niya!
Pero paano naman niya kaya bubuksan yung refrigerator na yan? Wow! Nagawa niya mabuksan yun! Ano, okay ba? Ang galing ng truck na yan, Doraemon! Sobrang nagusto akong ambition mo! Eto! Salamat! Sa loob na maliit na parking garage na to, marami pang iba't ibang sasakyan. Ah, sigurado matutuwa ka. Ang sarap talaga na ito. Doraemon? Ah? Pagkatapos nyo kumain, pakisuyo nito, ha? Pero meron pa po akong assignment. Okay lang, ipaubayan nyo na sa akin yan. Sige, salamat, ha? Wala ka naman po. Pasensya na, Doraemon. Ano ka ba? Okay lang yun, Nobita. Lumabas ka na, postal truck! Ano? Pwede rin sila lumabas? Siyempre naman, pwede rin. Okay, dali mo ta sa post office. Wow! Ay, baksak na naman. Oh, bumaksak nga! Delikado yun na. Daddy, mayroong gamutang ambulansyang yan. Halika kayo para magamutan sugat nyo. Tigilan ninyo ako. Ayoko makakita ng kahit na anong sasakyan. Ano? Ano nangyari kay Daddy? Siguradong bagsak na naman yung sa driver's license exam niya kanina. Kawawa naman pala siya. Daddy, magaling ka rin naman pala eh. 36 times na akong bagsak sa exam ko eh. 36 times na! Ay, delikado tayo. Huwag kayong magulo dyan sa likod ko. Ay! Ay. Daddy, ano ginagawa mo? Wala naman, iniisip ko lang kasing ihatid si Shizuka. Pero minicar lang ang dala natin ngayon. Paano mo naman siya mapapasakay? Ay, oo nga pala. Oh, sa takay mo yan, kaya lagi may aksidente. Oo, sige. Ay! Ay, ang laman yan! Ganda, no? Daddy, nasasanay ka na mag-drive, ah! Talaga, anak? Hindi ko maiisip na 36 times na kayong bumagsak sa driver's license exam! Ano ka ba? Kalimutan mo na tungkol dyan, Doraemon! Alam ko na, dadaling ko kayo sa lugar na gusto ninyong puntahan. Ano? Ah, talaga? Oo, kahit saan. Gusto ko makakita ng maple tree. Mas maganda kung merong bundok, lawa at mga puno ng persimmon, Nobita. Persimmon? Gusto kong kumain nun, Daddy. Sige, kung yun ang gusto nyo, okay. Ha? Wow, ang galing nyo na, Daddy! Daddy, pwede mo bang sa express highway na lang tayo dumaan? Okay. Sa wakas, nasa expressway na tayo ngayon. Raymond, isarado mo ang bitana. Okay, sige. Ay, naku, sobrang traffic naman. Pero bali, wala lang yan sa minicar natin. Stop tayo, Daddy! Bakit ba? Atras, Daddy! Hinto! Ah! Ha, sabi ko na nga ba, sila yan eh! Ano ba? Kailan ba under to, ha? Nagugutom na ako! Malayo pa ba tayo doon? Kahit makarating tayo doon, hindi pa rin natin alam kung may makakain pa tayong persimon o wala hindi na. Hindi pa tayo makakain! Karma yan! Hindi nila tinupad ang pangako nila! Mauna na kami! Yahoo! Nakarating na tayo! Doraemon, buksan na natin ang pitana! Wow! Ang sarap talaga ng hangin dito! Oo nga! Nobita, tingnan mo! Ha? Ang ganda ng lawa! Oh, nakarating na tayo sa ating destinasyon. Nagawa nyo! Sa susunod, malamang papasa na kayo. Sana nga.
Pero sayang naman, kung wala tayo sa minicar, hindi tayo makakalanghap ng masarap at preskong hangin, Doraemon. Oo nga naman, pati ang Persimmon, boring naman kung hindi tayo makakuha nun, di ba? Makakakuha naman tayo nun. Ah, talaga? Ang chasing belt! Anong chasing belt? Ah, basta isuot mo na ito. Kayo rin po, Daddy. Okay. Okay na ba? Oo. Tapos pindutin nyo na ngayon ang button sa belt nyo. Ah, Doraemon! Wow! Yeah! Ito ang ibig ko sabihin, masusundan natin ang anumang destinasyon na pinuntahan ng minicar. Okay ba yon? Oo, ang galing naman, Doraemon. Ang ganda dito! Bakit, Nobita? Ay, nako! Newspaper pala! Ang dumi naman! Sino may dala nito? Ha? Huh? Kung titignan mo maigi, ang daming kalat dito! Oo nga, no? Grabe naman! Ah, Doraemon! Gamit ang practical minicar, ilabas mo ang cleaning truck! Oo nga, magandang ideya yan! Masisira ang magandang tanawin ang dahil sa basura! Eh, ang pagguha ng Persimmon! Mamaya na muna yun! Huli na natin ang kasiyahan na yun! Nobita! The best ka! Natansyak sa sinabi mo! Sige, labas mo na! Okay! Wow! Ang galing naman! Okay, tutulong din ako sa inyo. Ang naipon na basura dito sa butas ilagay! Ay, konti na lang to! pero parang nag-aalala ako sa kanya. Ay, sana lang. Makagawa pa siya ng assignment pagka-uwi namin. Sigurado mapapagalitan na naman siya ng mami niya. Ang kaayaayang pakip! Alam mo, Suleo, ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang mga taong hindi patos sa iba. Hindi ko talaga mapapatawad yun! Kung hindi ako nagkakamali, magkasama at sabay tayo nagsimula mag-ipon ng mga staff, hindi ba? Tabulag! Pero, bakit ikaw wala nakakaipon? Ano ibig sabihin nun? Bakit mo ba ako tinatanong ng ganyan, tabulag? Alam mo, ayaw ko sa lahat, ayaw hindi patas! Kapag nakatunayan ko ng daya, alagot ka! Oo, alam ko naman yun eh. Habihin na lang natin ito. Kinuha niya yung kalahati? Ang engot mo kasi, pinagyabang mo sa kanya, edi syempre, ganun ang mangyayari. Tawanan mo kamalasak ko! Mas mabuti pang hindi nilang takinausap ngayon eh, Nobita! Hay, nakakainis talaga! Ako nga dapat mainis ngayon dahil sinipa mo ko. Nakakainis ang lahat, malas talaga ako. Nandito na ako! Sinabi mo pa. Okay, inom lang ng inom. Oo, sige. Bigyan mo pa ako niyan. Ang sarap talaga nito. Gumuguhis sa lalamunan to, pre! Oo, saka sana pare, kalimutan mo na hindi magandang nangyari sa atin, ha? Okay lang? Oh. Masarap talaga ang kala! Inom pa! Direkta dyan! Ako din, gusto kong uminom tulad ni Daddy! Hindi pwede ang alak sa bata. Matatanda kasi marami silang problema, kaya umiinom sila ng alak at nagpapakalasing sila. Kahit naman mga bata, may problema din, no? Di patas kung sila lang iinom. Pero hindi tamang uminom ka. Teka, sandali. Meron din naman kahit di ka uminom ng alak, gaganda pakiramdam mo eh. Heto, ang kaayaayang takip!
Gumawa ka ng juice o soft drinks o kahit anong inumin na gusto mo. Tapos ilagay mo ang takip na ito. Lahat ng inumin na dadaan sa takip na ito ay magiging kaaya-ayang inumin. Tikman mo to. Parang wala namang pinagkaiba ito eh. Hindi. Ang sarap sa pakiramdam. Sabi ko naman sa'yo eh. Bakit wala na? Konti lang naman kasi ang ininom mo kanina, Nobita. Kung marami ka na inom, mas matagal ang tama nung ininom mo. Ayos! Gamit ang tanag na to! Mag-party tayo muna si Shuka! Kumusta? Bakit masaya yata kayong dalawa? Oo naman, masaya talaga kami. Halata ba? Kukunin na naman niya sa atin, Nobita. Ang ganda talaga ng panahon ngayon. Oo nga, bye-bye! Mukhang interesting yan. Malaki na inumin natin ngayon. Ang galing mo talaga si Shuka. Okay. Hayan. Cheers! Ang sarap. Inom lang tayo ng inom ngayon. Magsasali na ako ulit. Okay. Ang ganda mo pala talaga si Shuka. Ang sarap. Doraemon, nahina ka pala sa soft drink. Apungay na ang mata niya. Ang kaayayan, takip. Ano naman ito? Gamit niya, kapag uminom ka ng juice, magiging maganda ang pakiramdam mo. Basta gamitin mo yan, gamitin mo yan. Gagamitin ko. Sige na. Ingat ka. Ano kaya ito? Babay na mula. Babay, ingat ka. Tara, uwi na tayo. Okay na ako? Nawala na ang lasing ko. Binigay natin po ng mulang ito natin! Anong gagawin natin ngayon? Ang mahal ang bili ko ron! Ikaw kasi, bakit mo binigay sa kanya? Ano? Party? Oo, party nga. Hindi ko rin masyado maintindihan kung ano ito, pero galing to kay Doraemon. Bumalik ka ng soft drinks at dali mo ka agad sa bahay! Pero hindi ako pwede damulag dahil papunta ako ngayon sa tutorial eh. Ano sabi mo? Ibig mo sabihin, hindi ka makikipag-party sa akin, Sunayo! Sige na, kukuha na ako damulag! Inumin mo ito! Ay, sinamahan na nga kita ngayon dito, pinainom mo pa ako. Huwag ka na magsalita ka! Inom ka lang na inom! Sige, ubusin mo yan, ha? Teka, parang tinatamaan na yata ako sa iniinom natin, ha? Oo nga, asarap pala nito, Sinayo! Sige, inom pa tayo! Sige, salamat! Lasing na tayong dalawa. Okay, dahil marami na tayong nainom, magkakaroke naman tayo ngayon, Sinayo. Okay, yan ang hinihintay ko. Para sa buong bansa. Ako ay may lobo. Sabi ko, tumahimik ka. Bakit ang boses mo? Anong sabi mo, Sireo? Sabi ko, bakit ang boses mo, damulan? Ano ba kasing klaseng katay sinisigaw mo, ha? Ang sama na tama sa inyo ng soft drinks, ha? Saba? Opo. Saka pala, okay lang ba na hindi ka na magpunta sa tutorial? Tumahimik ka! Wala ka ng pakialam doon, damulan! Bigyan mo ba ako? Pero ubus na si Neo! Bumili ka niya sa labas! Dahil malaki ang katawan mo, kung ano-ano ang ginagawa mo, pinaiyak mo pa silang lahat at sinasaktan mo!
Wala kang pakialam sa nararamdaman ng ibang bata! Teka, bakit naman ganyan? Hindi mo na kailangan sabihin yan! Sa puso ko, alam ko naman na mali ako! Nahirapan din ako sa mga nangyayari! Kahit umiyak ka ba dyan, hindi kita patatawarin! Kung sa tingin mo, mali ka! Ibalik mo yung stamps ko! Stamps mo? Yung stamps! Yung kinuha mo sa akin mga stamps, ibalik mo sa akin lahat yun, nabulag! Isusuli ko na! At yung mga libro at mga laruan ng ibang bata, isusuli ko na rin. Okay na ba yun sa'yo, Sineo? Talaga? Isusuli mo na to sa akin? Oo! Sana mapatawad yung loong ito sa mga kalokohang ginawa niya! Pasensya na! Wala yun! Tara! Punta na tayo sa susunod na bahay! Oo na! Huwag ka naman manipa, Sineo! Isan mo! Naku, kapag nawala na ang pagkalasing nila mamaya, lagot siya. Oo nga. Ay! Tama na! Paalam sa mga alaala! Oy! Ah! Ano yung Doraemon? Ay, easy-easy ka na naman dyan. Palagi ka na lang ganyan eh. Ang hilig mo humiga na humiga. Ang mga bata, sinasabi mga anak ng hangin, kahit na malamig ang panahon, hindi pwede ikulong sila sa loob ng bahay. Ako nga ay nagja-jogging! Tigil! Sorry, na-spray nga pala ang pamo, kaya kailangan mong magpahinga ng tatlong araw at mag-absent muna sa school. Nakalimutan ko! Ha? Kawawa ka naman, oh! Panalo ka na! Ako si Nobita na paiga-higa na lang dito sa bahay, walang pakinabang bobo at mahina ang utak! Buti ka pa, Doraemon, nakakapag-jogging ka at nakakaingit ka naman. Huwag ka na magalit. Teka, bilang sorry, pahihiramin kita ng magandang bagay. Talaga? Machine na nagpapalit ng view ng bintana! View ng bintana? Yung mga nakikita nilang view sa ibang bintana, pwede mo rin makita gamit ang device na ito. Kahit saan at kahit ano pa mang bintana yun. Teka, i-adjust ko lang ang direction at distance nito. Nagbago! Saan naman kaya ito? Sandali, parang nakita ko na to. Sabi ko na, nakita ko na ang bintanang to sa kwarto to ng Shishuka. Ayun siya, oh. Nag-iihaw siya ng kamote! Ayos! Ano na naman kaya tinawag ni Nobita? Hello, Nobita? Masarap kumain ngayon ng kamote. Pero kapag napadami ang kain mo, mas maganda beauty mo. Ha? Teka, hello, sandali. Nakakainis naman. Paano kaya niya nalaman to? Nagawa ko! Wow! Ang ganda ng garden! Ang ganda nga! Ang sunod naman, tignan natin yung mas mataas na bintana. Ito. Bintana sa tuktok na mataas sa building. Ah, ang galing naman. Wow! Para mga langgam na lang yung sasakyan, no? Kung ganon, tignan pa natin sa mas mataas na lugar. Wala na makikita ang bintana sa lugar na yun kung ganon. Alin? Ito pala isang bintana ng eroplano. Alam mo, mas maliwanag pala dito sa taas. Kung ganun, eto. Ito ay... Bintana ng space shuttle yan. Ganito pala yon. Sunod, ipipikit ko naman ang mata ko. Garden ng isang farmhouse na nakikita kong ito. Ha? May dumarating. Paano na? Didiretso siya papunta dito sa bintana. Ayoko niyan. Patingin-tingin siya sa bintana ng ibang tao. Hayaan mo na. Sa ibang bintana naman ang tinitignan niya, kaya huwag kang mag-alala. Wala talaga siya. Bakit kaya? Parang may problema siya. Ano kaya nangyari? Miski ako. Naparito ako para magpaalam. Pero wala ka naman. Magpaalam? Ang totoo. Kailangan ko kasing tulungan ng tito ko sa kanyang pabrika. Yun talaga ang dahilan kung bakit kailangan ko nang umalis ngayon at pumunta sa Tokyo. So ngayon, hindi na tayo magkikita.
Nagsasalita siya kahit walang tao. Shh! Huwag ka magsalita. Hindi ko sinasabi kung ano nararamdaman ko. Pero ang totoo, ako'y umiibig sa'yo. Hindi kita makakalimutan. Kahit na magpunta pa ako sa Tokyo, talagang hindi kita malilimutan. Ikaw din. Kahit minsan lang. Kahit talagang minsan lang. Gusto kong maalala mo ko. Kung ganyan na sinasabi niya, edi ibig sabihin. Naku, mahirap ang sitwasyon na yan. Sige na. Malapit nang umalis ang tren. Lagi ka mag-iingat. Paalam sa'yo. Kawawa siya. Talaga nakakawa siya. Nalulungkot din ako para sa kanya pero wala tayong magagawa. Oo nga. Tama ka dyan. Pero gusto ko malaman, alam kaya ni Miss Kyoko tungkol sa nararamdaman ng lalaking yun? Kung sa bagay. Gusto kong sabihin sa kanya ang sinabi ng lalaki, wala kaya tayong magagawang tulong sa kanya? Sige, subukan natin pumunta muna ron. Ha? Alam ko naman kung saan ang lugar na yun eh. Halika na! Ang bintanang yun! Mukhang walang tao rin sa loob! Yun siguro si Miss Kyoko. Ngayon pa lang siya umuwi. Wala siyang kaalam-alam. Parang ang gusto ko ipaalam sa kanya eh. Okay, ako ang... Huwag kang matalos-dalos kesa sabihin mo sa kanya yan. Merong iba pang mas magandang paraan para gawin yan. Mas magandang paraan? Oo naman, yung kaninang eksena. Dito sa loob nito, merong window record kaya malamang naka-record yun dito. Ha? Sa video? Oo, kaya i-playback natin yun ngayon. Huh? Si Fumiya? Hindi ko sinasabing nararamdaman ko. Pero ang totoo, ako'y umiibig sa'yo. Hindi kita makakalimutan. Kahit na magpunta pa ako sa Tokyo, talagang hindi kita malilimutan. Ikaw din, kahit minsan lang. Gusto kong maalala mo ko. Ako rin? Sige, alis na ang tren. Mag-iingat ka. Paalam. Hintay! Nahihatid na natin ang dapat nating sabihin. Wala na tayong magagawa para sa kanila. Teka, si Miss Kyoko, gusto rin niya ang lalaking yun. Ano sa palagay mo? Sigurado may gusto siya. Oo, sigurado ako dun. Pero si Fumiya, hindi niya lang alam na nalaman ni Kyoko ang nararamdaman niya. Sigurado ko ron. Pero wala na tayong magagawa pa. Sandali, wala na ba talaga tayong magagawa pa? Iniisip ko rin yun. Ganito na lang gamitin natin itong automatic chasing adapter para palabasin ang bintana ng sinasakyan na train ni Fumiya. Sige! Tara na! Ito ang view na nakikita ni Fumiya. Ganun pala. Tumakbo na pala ang tren. Teka! Si Miss Kyoko! Fumiya! Huwag mo kakalimutan sumulat! Susulatan din kita! Sigurado yun.
Susulat ako! Susulatan kita! Kahit ikaw pa ang sumigaw, baliwala lang yan. Kasi... Higit sa atin, mas masaya si Fumiya dahil sa nangyari. Maski ako, hindi kita malilimutan. Parang... wala lang. Parang lahat ng kamalasan sa buong Japan akong tinatarget eh. Sobra ka naman. Baka sabihin mo, hindi ka kasi nag-iingat, yun. Hindi no. Kahit kapag naglalaro kami ng baseball, sa akin tatama ang dead ball. Kapag nag-stay naman ako, nabubukulan ako. Malas talaga. Ganun pala yun. Meron yata akong gamit na parang pangsangga sa mga disgrasya na kagaya niyan. Subukan kaya natin gamitin yun. Ha? Meron kang ano? Barrier point! Ilagay mo lang to sa pulsa mo, pagkatapos merong lalabas ng bilog na wall at ito magpoprotekta sa'yo. Gamitin ang mga pulis sa future. Ha? Ang galing naman! Meron naman ako niyan, Doraemon! Ayoko na, wag na! Bakit naman ayaw mo? Alam ko naman, sa iba mo to gagamitin. Hindi! Okay lang yan, sige na! Hindi! Hindi ka pamaasahan! Basta kailangan magpakatino ka muna! Pakiusap naman ni Raymond! Hindi pwede sabi ang pera! Pera! Ako niya sabi! Hanggang ko yan! Pwede! Akin na to! Aray! Uy! Okay ka lang ba dyan? Mag-iingat kayo! Sorry! Halika na, ay! Pero sa lahat naman kasi ganun eh. Wala nang ligtas na lugar para sa akin. Sige na, papairam ko sa'yo. Talaga? Paano ko gagamitin to, Doraemon? Ilagay mo sa bulsa mo, tapos pindutin mo ang buton. Ipasok sa bulsa? Pindutin ang buton? Okay ka lang ba, Doraemon? Oo. Ganun pala. Wala akong nakikitang kahit ano, pero merong wall. Ganun nga yun. Kaya nga napatalsik mo ako eh. Ah? Nobita, Doraemon, eto merienda nyo. Para sa'yo to, Doraemon. Salamat po, Mami. Akin yan eh. Akin yung isa. Anong ginagawa mo? Mami, bangin. Isang metro kasi yung barrier na yan eh. Barrier? Hindi. Wala lang po. Ako na lang pong kukuha para sa kanya. Sandali! Ang sarap dito. Gutom na ako. Sandali na! Huwag kang tumakbo sa akin! Doraemon, wala na bang ibang paraan dito? Naiinis ako! Ibibigay mo sa akin ang kalahati, sasabihin ko! Grabe ka naman! Joke lang! Kapag sinabi mong, pasok ang nagsisimula sa HO, papasok ang hotcake sa barrier! Simula sa HO? Tulad ng Horenzo, Spinach, Hosegi o Jewelry at Hutayo o Bandage, basta nagsisimula sa HO, papasok! Ang mga papasok dito, hindi nakakatakot. Okay, hotcake, pasok! Teka, ang hotcake ko! Ako'y nasa panganib dahil dito, pinoprotektahan ako. Susubukan ko kaagad to. Ayun! Kapag nakikita niya mukha ako, kinaagat niya ako. Pagod na ba kayong dalawa? Manahimik ka! Nakabagtata ka naman to! Anong gagawin natin, Damulag? Pabayaan na natin siya! Halika na! Oo nga!
Wala rin mangyayari kung ganyan ang kalaban natin. Malamang na may binigay na naman sa kanya si Doraemon, kaya nangyari yun. Dibita! Ikaw na naman! Anong ginagawa niyo dyan dalawa? Anong sinasabi mo? Di ba ikaw ang nagpatalsik sa amin? Ako, wala akong ginagawa, no? Di ba bigla kayong tumalsik? Pwede ba yun? Uy, ikaw, Nobita! Ang kulit mo, ha! Ay, damulag! Buti ba, huwag na natin siya labanan! Bakis na! Kahit saan kayo magpunta, susundan ko kayo! Ay, hindi kayo! Grabe, medyo na siya! Hintayin niyo ako! Hindi ko na kaya! Oh ha? Suko ko na ba kayong dalawa? Nobita, ipapahiram ko sa yung Densha game ko. Pabayaan mo na kami! Densha game? Mga bagay na nagsisimula sa DE. Denwa, Densha, Departo. Wala naman nakakatakot sa bagay na yun eh. Sige, pasok, DE! Ha? Ano? Ha? Sige, pagbibigyan ko kayo ngayon. Basta wag niyo na ako ulit lolokohin, ha? Okay, tayo na. Talagang yung si Nobita, talagang ang... Nobita! Ha? Hindi ba masama na gamitin mo yung barrier sa panloloko? Kasi naman sila damulag. Lagi-lagi nila ako niloloko, kaya tama lang sa kanila yun. Kahit na sobrang ginawa mo, ibalik mo sa akin yung barrier! Ayoko nga! Ibalik mo nga, ibalik mo sa akin! Tumigil ka na! Alam mo naman baliwala yan eh! Kapag hindi ka tumigil, may mangyayari sa'yo! Okay lang! Talaga naman oh! Sabi ko na nga ba, may ginagamit nga sa instrument ni Doraemon! Parang merong wall na hindi mo nakikita! Nakakainis naman! Wala na ba kayong paraan para masira ang wall na yun? O nga pala, para may sinabi siya nagsisimula sa DE kanina. Nagsisimula sa DE? Okay, subukan natin. Tara, let's! Naku, umuulan na. Pero okay lang ako. Napakaganda ng instrumentong to. Naku, umuulan na. Wala akong payong. Shizuka! Nobita, bakit hindi ka nababasa ng ulan? Sa paligid ko kasi merong transparent wall. Pasok, SA! Wow! Ang galing-galing naman nito! Iyakap kita sa bahay nyo! Okay! Alam ko na ang sikreto ng barrier! Sige! Salamat! Bye-bye! Bye-bye! Naku! Huminto na ang ulan ngayon! Nobita! Nobita! Meron ko may ibibigay sa'yo! Ha? Bibigyan kita ng meriendang jumpon! Ako naman, ito ang ibibigay ko. Medyo luma ng skateboard. Ha? Huh? Talaga? J-A-S-U pasok! O ito! Ito. Salamat ah! Oo! Kanina, sobrang inisan mo kasi ako. Ngayon, bibigyan kita ng jumpon. O sige, kain mo! Ako, ito naman! Naku po! Wala akong alam dyan!